Ipinanganak si Joakim Noah sa Manhattan noong February 25, 1985, sa kay French singer at dating world number 3 tennis player na si Yannick Noah, na nanalo sa French Open noong 1983, at kay Cecilia Roda, na isang Miss Sweden at fourth runner-up sa Miss Universe 1978. Ang kanyang lolo na si Zachary Noah ay isang Cameroonian at isang professional football player, na nanalo sa Coupe de France noong 1961. Si Noah ay nanirahan sa Paris, France mula 1988 hanggang 1998 at bumalik sa New York City sa edad na 13. Naglaro siya ng youth basketball kasama ang mga youth team ng French club na Level Louis Sporting Club sa Paris, at naglaro siya ng basketball sa high school para sa United Nations International School, Poly Prep Country Day School at sa The Lawrenceville School. Noong siya ay nag-college, tinanggap ni Noah ang isang athletic scholarship para mag-aral sa University of Florida, kung saan naglaro siya para sa Florida Gators men's basketball team ni Coach Billy Donovan mula 2004 hanggang 2007. Si Noah ay naging miyembro ng 2004 recruiting class ni Donovan, isang grupo na kinabibilangan ng apat na freshman na may malaking impact sa Gators basketball program sa sumunod na tatlong season. Sa kanyang 2004-2005 freshman year, naglaro siya ng 9.4 minutes at nag-average lamang ng 3.5 points at 2.5 rebounds per game. Noong 2005-2006 sophomore year ni Noah, siya ay nakalista bilang power forward ngunit inilipat sa sentro upang palitan si Al Horford, at sa posisyong iyon pinangunahan niya ang kanyang team sa points at blocks, habang pumapangalawa sa rebounds sa likod ng teammate na si Al Horford. Si Noah ay halos hindi kilala sa simula ng season, hindi nagtagal, ang kanyang projected draft position ay nag-improve, sa pagtatapos ng NCAA Division 1 Men's Basketball Tournament, nagdeklara na siya para sa 2006 NBA Draft. Gayunpaman, inihayag ni Noah, kasama ang kanyang mga teammates na sina Horford at Corey Brewer, sa pagdiriwang ng Gators National Championship na babalik sila para sa kanilang mga junior season. Si Noah at ang Florida Gators ay naging national champions muli noong 2006-2007. Nang sumunod na taon, sa championship game laban sa Ohio State, nakaharap niya si Greg Oden, ang first overall pick ng 2007 NBA Draft, dahil siya ay na foul trouble, siya ay umiskor lamang ng 8 points at 3 rebounds. Sa tulong ni Noah sa parehong offensive at defensive sides, nagawa ng Florida Gators na makuha ang kanilang pangalawang kampyonato sa loob ng dalawang taon. Pagkatapos ng kanyang college career, sumali si Noah sa 2007 NBA Draft, pinili siya ng Chicago Bulls bilang ika-9th overall pick. Si Noah at ang kanyang teammates sa Florida na sina Corey Brewer at Al Horford ay ang naging highest pick trio na mula sa parehong college sa history ng NBA. Si Horford ay napili bilang ika-3rd overall pick ng Atlanta Hawks, at si Brewer ay 7th overall pick ng Minnesota Timberwolves. November 6, 2007, ang regular season debut ni Noah off the bench matapos siyang hindi nakapaglaro ng first 3 games dahil sa sprained ankle, umiskor lamang siya ng 2 points at may 4 rebounds. Pero noong Game 6 ng 2009 Eastern Conference First Round Playoff Series sa pagitan ng Bulls at ng Boston Celtics, ginampanan ni Noah ang isang mahalagang role. Sa huling minuto ng ikatlong overtime ng laro, na may score na 123-all, na-steal niya ang bola mula kay Paul Pierce at nag-dribble coast-to-coast para sa isang dunk at nakakuha pa siya ng ika-anim na foul ni Pierce. Ang Bulls ay nanalo sa score na 128-127, pero sila ay natalo sa Game 7. Sa panahon ng 2009-2010 season, si Noah ay nag-average ng 10.7 points at 11 rebounds per game, naglaro lang siya ng 64 games dahil sa injury. Muling nakapasok ang Bulls sa playoffs, na nakuha ang 8th seed sa Eastern Conference, ngunit sila ay natalo sa Cleveland Cavaliers sa first round. Naitala ni Noah ang kanyang unang career triple-double na may 13 points, 13 rebounds, at 10 assists sa isang laro laban sa Milwaukee Bucks. Ito ang kauna-unahang triple-double ng Bulls center since Artis Gilmore noong 1977. At nasundan pa ito ng kanyang career-high 30 points at 23 rebounds sa panalo laban sa Detroit Pistons, at ang kanyang second career triple-double na 11 points, 13 rebounds, at 10 assists na panalo laban sa Boston Celtics noong 2012. Dahil dito, siya ay napasama sa 2013 NBA All-Star Game kasama ang kanyang teammates na si Luol Deng.
Siya ang naging unang All-Star center ng Bulls mula noong kay Artis Gilmore noong 1982. Naglaro siya ng 16 minutes at umiscore ng 8 points at 10 rebounds. Noong February 28, 2013, naitala ni Noah ang kanyang ikatlong career triple-double. Siya ay umiscore ng 23 points, 21 rebounds at isang career-high 11 block shot sa 93-82 na panalo ng Chicago laban sa Philadelphia 76ers. Naitabla ni Noah ang franchise record sa block sa isang regular season game na nagawa noon ni Gilmore, at napasama siya kay Hakeem Olajuwon, Kareem Abdul-Jabbar, Sean Bradley, Shaquille O'Neal, at Elvin Hayes ang tanging mga player na nagtala ng isang triple-double na 20-20-10 sa points, rebounds, at blocks, at siya ang tanging player na nakagawa nito na may shooting 65% from the field. At sa mga sumunod na taon, nadagdagan pa ang kanyang mga triple-double, at napasama siya sa 2014 NBA All-Star Game sa pangalawang beses ng kanyang career. Noong April 21, 2014, pinangalanan si Noah bilang NBA Defensive Player of the Year Award sa unang pagkakataon ng kanyang career. Siya ang pangalawang Chicago Bulls na nanalo ng award, pagkatapos ni Michael Jordan noong 1987-88 season. Siya rin ang naging unang Frenchman na nanalo ng award, ang ika-apat na international at pangalawang European na nanalo. Sa kanyang huling season sa Bulls, siya ay pinalitan ni Nikola Mirotic sa starting position, hanggang sa nagkaroon na siya ng sunod-sunod na injury. Noong July 8, 2016, pumirma si Noah ng 4 na taon, $72 million na kontrata sa kanyang hometown team, ang New York Knicks. Noong panahong iyon ang kanyang kontrata ay sinabing worst signing in franchise history. Hindi rin masyadong nakalaro si Noah dahil sa kanyang mga injury, at nasuspinde pa siya ng 20 games nang walang bayad dahil sa paglabag niya sa anti-drug policy. Noong November 27, 2017, nakabalik si Noah at binigyan siya ng kanyang first playing time mula noong February. Sa kanilang laro laban sa Portland Trail Blazers, pinasok siya sa second quarter at nagkaroon ng 3-minute stint na nagkaroon lamang ng kanyang kaisa-isang shot attempt at nakakuha ng isang rebound. Pagkalipas ng 2 araw, siya ay itinalaga sa Westchester Knicks ng NBA G League para sa isang araw na stint. Bumalik din kinalaunan sa Knicks, at nagkaroon siya ng pagtatalo kay Coach Jeff Hornacek. Si Noah ay nakalaro lamang ng 7 games sa panahon ng 2017-2018 season, na may average na 5.7 minutes from the bench. Noong October 13, 2018, pinakawala ng Knicks si Noah sa pamamagitan ng stretch provision waiver. Ang paggamit ng stretch provision ay magbibigay daan sa Knicks na makatipid ng $12.6 million sa cap space sa 2019. December 4, 2018, pumirma si Noah sa Memphis Grizzlies para sa natitirang bahagi ng season. Noong February 9, 2019, nagkaroon siya ng season-high na 19 points at 14 rebounds sa isang 99-90 na panalo laban sa New Orleans Pelicans. Pumirma rin si Noah ng 10 days contract sa Los Angeles Clippers, at pumirma ng multi-year contract noong June 28, noong unang bahagi ng December 2020, na waive si Noah ng Clippers. Inihayag ni Noah ang kanyang pagre-retiro noong March 20. October 28, 2021, nag-host ang Chicago Bulls ng Joakim Noah Night bilang parangal kay Noah, kung saan siya ay pinangalan ng ambassador ng team. Sa ngayon, si Noah ay active sa social media na may mahigit 499,000 followers sa Instagram, at mahigit 637,000 followers naman sa Twitter. Si Noah ay kadalasang nagpo-post ng kanyang basketball life sa kanyang mga social media pages at paminsan-minsan tungkol sa kanyang pamilya.